ang pinakasimula. Out of Mississippi kasi nasa Maynila kami dati. At natapos yung ating anak buhay sa may Aras 3 sa South Harbor. Wala na akong mapuntahan. So naisip ko na maghanap ng lugar na libre. Dahil wala nang trabaho. May kapitbahay ako na dinala ako dito. Tinignan namin kung pwede kami. So mula noon, tinanggap namin ito, malapit mismo dito sa paanan ng tambakan. So kung tawagin yung Payatas Dumpsite, isa sa pinakamalaki dito sa Metro Manila. So 1990, dito na kami. Ang bahay namin yung isang room lang. Simula kami sa pamamagitan ng maliit na junk shop. Nag-aral kami magkaroon ng anak buhay na segregation ng basura. Hindi ko na malayan, mayroon na pala akong tatlong pamilya na inaalagaan dito sa loob ng bahay. So dito nagsimula yung church namin, house church. Dati tolda lang siya, tumutulo. At sa pamamagitan ng tulong na nanggaling sa Mother Church, no? Ngayon ang tawag ay Glory to the Lord Fellowship. Nagkaroon po ako ng lakas na loob na ipagpatuloy yung pag-house to house. So, 1997 po yon. Dumating yung 2000, gumuho yung tambakan. Dumating ulit dito yung mga kapatid sa Mother Church. Pastor Teng, Pastor Joson, Pastor Rich, no, sa Pastor Len Joson. Nakita ko ulit yung suporta nila na halo nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy lang. So, 1997, 98, 99, 2000, yun po yung panahon na talagang nagtatamin kami dito. So, noong 2001, dumating yung iba't ibang pinapadala ng Diyos ng mga tao. O, NGO para tingnan kami dito at nakita nila yung need dito sa community namin. So, natuwa kami dahil nakita namin yung kanilang pusong tumulong. So, mula nung 2001 na yon, nagsimula din ang iba't ibang ministry na nadagdag. Tulad ng school, kung kami ng age 3 to 5, no? Tapos nagkaroon kami ng feeding, na bigay po ng Project Matthew noon. Tapos nakipag-partner kami, nag-partner sa amin yung Rotary Club, ni Judge Veneracion. Tapos dumating ang Care Channels Incorporated. Nagkaroon kami ng panibagong feeding dahil meron silang partner na Please Pass the Bread from New York City. Kinakilala sa amin, so mas magandang feeding program ang ibinigay sa amin. Every day na since 2009, no? Solid food, no? At ito ay every dinner. And ito yung mga bata, 100 na mga bata. So, inayos namin ito at ginawa namin talagang holistic yung aming pag-aasikaso sa mga bata. Ito ay kaloob ng Diyos pamamagitan ng World Challenge, no? Na ang pastor dito ay si David Wilkerson. So, from 2009 hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang feeding. Tapos nadagdagan pa ng isang feeding program sa panghalian para sa 30 bata naman. Ito naman ay dala ng mga taga-Australia. Dalawa na yung feeding namin. So, yung mga nanay, mas lalo silang masaya dahil mayroon na silang ginagawa. Involved sila halos lahat. Pati yung mga youth sa
feeding program. Hanggang sa dumating din yung mga Korean ministers, no, o pastors, sila naman tumulong din para magkaroon ng feeding program sa mga youth naman every Saturday. So mga since 2011 pa lang hanggang ngayon, tuloy-tuloy. At nagbigay ang Panginoon ng mga suporta, no, sa pamilya. Kasi gusto ng mga partners na ito, magkaroon sila ng impact sa community, hindi lang sa church, sa mga families. So may scholarship yung mga bata. Ngayon, nasa 20 na yung aming scholarship sa public school. Dalawa sa college. At yung mga families na yan, may mga supply sila ng rice, no, at saka grocery every once a month. Dahil dyan, nagkaroon kami ng programa na community health evangelism. So, inorganize ko yung mga bagong members sa church para asikasuhin yung weekly visitation namin sa community. Kaya ang pakiramdam po sa Panginoon talaga, wala kang lalahanin. Tiwala ka lang na aasikasuhin niya. So, ang aming church dito, nakikita ko yung tuloy-tuloy, no? Challenges, pero tuloy-tuloy din ang paglaro. So, almost every month, may mga baptism. Dahil nga po sa aming focus sa pamilya at saka sa church, no? Meron kaming mga pagkukulang sa aming sariling pamilya, pero ang masarap doon, nakakapag-serve ka pa rin sa ibang tao. Marami kaming pangangailangan, pero yung pangangailangan ng aming mga kapatid sa church. At natutunan, nakakatulong pa rin kami tulad ng livelihood. Binigyan ako ng Panginoon ng binhi para magkaroon ng maliit lang na degree. Simula na yan, ay nagkaroon ng pitong pamilya na nabigyan ng ganitong livelihood. Sila ngayon ay may sarili ng livelihood. Meron akong puhunan noon na sinasabi kong 5,000, napalago ko yon. Yun yung aking source of income hanggang ngayon for the past 18 years. So ito yung aming trust. Ito kami ngayon nakapokus na everyday halos nasa gawain kami ng Panginoon. Pero hindi naman namin pababayaan yung pamilya. Tumituloy naman, hindi naman kami nagkulang sa mga pangunahing pangangailangan namin na nakikita namin na pwede palang pagsabayin yung pamilya at saka yung maglingkod sa Panginoon, pamamagitan ng paglilingkod sa komunidad na ito. So, nakakatuwa dahil pinapakita sa amin ng Diyos na marami pa siyang gustong gawin dito sa lugar. So, kaya kahit mabaho, parang mabaho na yun. Dati yung prayer namin Lord, ayaw namin dito kasi mabaho. At pwede ba ilipat mo yung dumpsite? Pero nung mag-college na yung dalawang anak namin, Lord, ang prayer namin, pasinsya ka na, iba na. Sana hindi matanggal yung dumpsite kasi wala kaming source of income. Kaya ikwento namin sa iba yun. Kaya ang pakiramdam ko talaga, blessed na blessed talaga ako bilang pastor. At ang blessing na yan, naramdaman yan lang lahat ng miyembro dito. Kumbaga, tumira ako dito na kiisa sa community sa lahat ng bagay. Sa hanap buhay, no? Araw-araw yon. Hanggat tuminsan, meron kami yung pagkataon na parisang mga kinakain namin. Minsan, mayroon pa kami kinakain na pagpag, pero mahirap pag laging pagpag kasi nandun yung at ibang sakit. Yung pag na pupulutin mo lang sa tambakan, manok o baboy luto na yun.
So kung kakainin mo lang kaagad, yan ang uso dito, pwede, pero yun nga, makakasakit ka lang sa atay, kaya iniiwasan na namin ngayon yan. So, yung mga tao na ito, dahil isang community lang kami, talagang masarap isipin na na-in-love kami sa lahat ng nangyayari dito. Maging sa anak buhay, nakakapag-share kami sa kanila ng aming hanap buhay, nakakapag-share sa kami sa kanila ng kung ano yung pwede pang gawin na hanap buhay, kasi marami pwedeng hanap buhay na dito lang, hindi ka na maghanap sa mabas. Kaya yung church nagkakaroon ng patuloy na paglago dahil nga sa dito na kami nakatira, tapos nakikisalamuha na kami sa lahat ng mga tao dito na pamahal na sa amin. At mula noon, 1997 hanggang ngayon, yung church na ito ay tuloy-tuloy. Hindi siya huminto kahit kailan. Sa ngayon, siguro kung hindi palipat-lipat yung mga membro, kasi yung dumpsite galing sa probinsya yung mga nanangalahig. Maalis din yung iba. Aalis na naman. Lipat. Mayroon na kami 500 dito na baptize. Kung hindi nagsialis. Oo, hindi nagsialis. Pero sa ngayon, yung aming regular attendance, mayroon kaming 40 small groups o 40 families involved sa small groups. Hindi sila umatin sa church, kundi kami yung pumupunta sa kanila every Wednesday. Yung regular attendance dito nasa 80 to 90. So mayroon kaming daughter church sa Montalban na na-demolish dahil sa nagkaroon expansion yung tambakan. Yan ang ating pinupuntahan pag Linggo o Sabado ng umaga. Gaano kalapit yun? Siguro mga 20 kilometers mula dito. Tapos, nag-organize ako ng tinatawag na usapang lalaki, tunay na lalaki. So, mayroon kaming morning worship service sa mga tunay na lalaki. Yan. Mayroon kaming couples, saka mayroon kaming mga mothers din. So, lahat may ginagawa.